Hey guys, welcome back to my YouTube channel. And so for today's video, I'm going to share with you kung paano mag-apply ng smart signature plan, postpaid plan basically, with only one valid ID only. So before you proceed this video, kindly consider subscribing my YouTube channel. And for more updates, just click the notification ring bell button and follow my social media accounts on Instagram, Threads, Twitter, TikTok, and Laika at Ray Raynatics. Okay, so this will be a quick video lang kasi syempre, I just wanted to share with you what are my experiences on how applying my smart postpaid plan. So basically meron kasi akong existing smart number which is prepaid pa lang siya. And then ang nangyari noon kasi syempre nasa festival ako, and what happened was nakita ko kasi yung store ng PLDT tsaka Smart, eh lagi ko kasi nakakalimutan na gusto ko gusto ko i-convert tong prepaid SIM ko sa Smart into postpaid. And then ayun nga, sa isip-isip ko talagang nagtanong ako sa guardia kung ano ba yung kailangan, requirements na kailangan para makapag-apply ng signature postpaid plan. Nagulat na lang ako nang sinabi sa akin na one valid ID lang, tapos ayun, pwede na pala ako mag-apply. So ayun. And then what happened was, ayun nga, nag-apply na rin ako eventually. And then they asked my one valid ID with me. And then ayun nga yung existing phone number ko. So guys ha, remember na pwede rin from other networks din, such as yung Globe, TM man yan, or Token Text, yung mga ganyang network. So basically, if you're planning to switch to have a smart signature postpaid plan, then ihanda niyo na rin yan, guys. Kasi kailangan niyo yung yung existing mobile number niyo, na kung gusto niyo kasi yung sa case ko kasi guys, same number pa rin siya kasi gaya ng anong sabi ko, gusto ko nga i-convert yung prepaid smart ko from prepaid smart to smart postpaid. So yun nga, nagpresent ako ng one valid ID, and then they gave me some forms na kailangan kong fill upan, tas ayun. And then pinaupo muna ako dun sa kung saan man ako umupo dun, whatever. And then ang nangyari pagkatapos nun, meron pa silang inaasa sa akin kung ano yung financial capacity ko. So since wala kong dinalang ITR or payslip man yan, or COE, or even yung aking self-employment documents ko, so ang nangyari nun, meron akong isang credit card na yun yung naging reference ko. So what happened was, para nag-submit na ako ng one valid ID lang, and then one credit card. Pero pwede rin naman na wala kayong statement of account na dala, basta yung credit card niyo yung pinakamahalaga. Kasi ang sa case ko guys, the reason why kung bakit hinahanap nila yung aking credit card ko or any other financial capacity ko, kasi ang inabay ko kasi is signature, wait lang ah, iyan ako yung email ko, eto signature XL plus. So ang monthly service fee nito is 2,499 pesos, that it actually comes ito yung plan inclusion niya, only 4G or 5G data na siya. And then only all net calls and texts, only landline, so pwede na rin ako tumawag sa telepono din nationwide.
Tapos, meron din Netflix mobile subscription monthly. Yun nga lang parang 149 pesos lang. Kasi sa case ko, meron din akong Netflix. Bale, ang in-avail ko kasi 549 kasi gusto ko mas malinaw pa. And then, ang ginawa ko pa nun, kinukonnect ako pa sa TV. So, ayun. Baka hindi ko rin ito magamit yung Netflix mobile subscription. Ang pinakamahalaga lang sa akin, guys, yung only 5G, tapos only calls and text to all network, tapos only landline pa. So, yun yung mahalaga sa akin. So, that's why I actually don't care na kung mahal to or may mas mahal pa to, kasi ang importante lang talaga may pang ano lang ako, only 5G. Kasi kapag halimbawa na 10 gig yung kinuha mo, minsan nga ako, sa case ko guys ha, kasi madalas kong nasa labas, and then what happened was meron din akong SIM from other network, postpaid plan din siya, pero naka-name siya sa mother ko. So, ang nangyari nun, parang 10 gig lang ata siguro yung ano ko. Hindi ko alam kung how much yung plan nun monthly . So, ayun nga guys, parang medyo ano pa ako nun, parang nakulangan ako dun sa 10 gigabyte na yun. So, ano na lang, nag-apply na lang din ako sa sarili ko. So, basically, meron naman din akong Smart, and then Globe. By the way guys, this is not a sponsor video na kasi I know na I mentioned about the Smart Signature postpaid plan, but this is not a sponsor video, sorry. I just wanted to share my experiences with you guys kasi baka mali nyo din, kailangan nyo rin to. Kasi ako hindi ko talaga inaasahan. Matagal na talaga tong plano, gusto kong mag-apply. Kaso lagi ko nakakalimutan. So, hindi ko siya ninonote na ganito yung reminders ko, ganyan-ganyan. Up until na, syempre, buti na nakita ko yung store ng PLDT tsaka Smart. Tapos, nag-apply na ako dun sa, nag-apply ako eventually. Ayun. So, ganito guys ha, kasi since na-mention ko kanina na one valid ID lang, ang siguro it refers only na sa mga basic plans lang, like 599, something like that. Kasi yung sa case ko, since 2499 yung kinuha ko, kailangan talaga ng proof of financial capacity. So ayun, syempre dineklara ko rin kung ano yung work ko, self-employed ako. Yun yung aking business ko, and then how much yung monthly income ko. So ayun, tapos ang naging reference na lang nila is yung aking credit card ko. So wala na akong pinasang ITR or anong tawag dito, yung audited financial statement, ganun. So ayun na, you're good to go na. Yun nga lang guys, kasi once na makareceive ka ng email na na approve ka, and then na-process na yung postpaid plan nyo, I think they will be like maintenance for at least 4 hours. Pero okay lang for me, okay lang naman sa akin yun. But I don't know guys kung may issues kayo doon. So i-recap ko lang, since sa experience ko, since I'm availing the Smart Signature postpaid plan 2499, please take note na maghanda kayo ng isang valid ID, and then yung kasi yung valid ID na present ko is postal ID, which na nakalagay na dun yung full legal name ko tsaka yung address ko, and then syempre yung isang proof of financial capacity ninyo or yung proof of income ninyo. Kung meron man kayong dalang ITR or yung AF, yung payslip ninyo, tapos COE, ganyan, i-present nyo rin yan. Pero kung wala kayo, pwede naman din yung credit card ninyo. Okay lang naman na wala kayong credit card statement of account. Ang importante lang may credit card kayo. So, yun yung sa case ko. One valid ID lang tsaka yung credit card ko. Kasi sa case ko, since 2499 na yung
2499 yung inavail ko, eh kailangan ko talaga ipakita yung proof. Tsaka kailangan ko rin i-declare kung magkano yung credit card limit ko. So ayun lang guys, kung may questions pa kayo or meron kayong hindi naiintindihan sa mga sinabi ko, I know na mabilis akong magsalita kasi siguro kung meron man kayong hindi naiintindihan, please let me know, just comment below. And then yun lang naman guys, this is just a quick review, quick video lang. So thank you guys for watching and I'll see you on my next video, and peace.